Oras mga kaibigan, ganap ng alas 9 ng gabi. GMC Café, ikaw ay pakikinggan ating pag-uusapan. Kanyang susunod-sunod. GMC Café, katulong, kadamay, kaibigan. GMC Café, GMC Café, Diyos lang ang kalatasan. The first duty of a leader is to make himself be loved without courting love. To be loved without playing up to anyone, even to himself. Andre Malraux. Magandang gabi mga suking taga-subaybay. Isa na lang pong gabi nga punong-puno po ng excitement sa buhay. It's May 27, year 2020. Isang oras na naman po ang ating igugugol upang pag-usapan ang mga bagay-bagay kung saan mayroon pong relationship sa ating araw-araw na pamumuhay. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, North, South, East, West, sa ating archipelago. Binabati ko ang ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, sampu ng kanyang kabinete, at ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio, at ng buong City Council at ng buong frontliners. Binabati ko rin ang magandang gabi ang aking may bahay, Mirasol, Bordahay, Sibayan, Katso, at ng aking mga anak, JR, Iman, and Elijah Hill. At meron pang isang anak na nasa Jensen, Elijah, Sheba, Roylan, Mendoza. Bakit walang Katso doon? Ulitin natin. Sheba, Roylan, Katso, Mendoza. Ayun, may Katso. Related na. Magandang gabi once again sa ating mga mahal na punong barangay, Remedios de la Luz, Eddie Boy Alterado, Jimmy Ubian, at sa buong puwersa po ng ating frontliners sa bawat barangay ng ating syudad sa Davao. Magandang gabi sa iyo, Maria Luz Aladdin. Salamat at nangunguna ka. Salamat at matagal na rin tayong hindi nagkikita. I-text nyo ako kapag meron tayong mga outings, ha? Kagabi po mga kaibigan, handaming magagandang bagay akong natutunan. Ako mismo. Marami akong natutunan. Kaya nainganyo ako na gumawa rin ng support topic for yesterday's topic o last night. At alam kong maraming maitutulong sa ating buhay. Magandang gabi sa iyo, Arlene Losenio, sa mga Muring family. Magandang gabi sa ating mga kaibigang kasamang pastor sa Jazz, Jose Abad Santos, lalo na si Sir Runel Matanud. Magandang gabi. Ngayon naman sa kabilang ibayo, sa ibang bansa, Arman Dumapias, Ruth Yusheda Libre, Vina Casilao, Charlie Ramos. Rodante Oy ang ating magiting na veterano. Susan Obiedo Sinchi, Joy Obiedo Balan,
ng Kabantian, Roman Chapter ng Davao de Oro, Bidala Chapter ng Maparat, Hinampas Family, Doidora Family, Kuray Family, Muring Family, Ayuban Family, Barbarona Family, at Ireneo, Ireneo Chapter ng Manambulan Turil, Perfecta Prones, or Perfecta Chapter ng Surigao, sa mga Prones Family, Kabili Family, Gabino Chapter ng Surigao. Magandang gabi. Ngayon din po sa ating mga kuya sa The Fraternal Order of Eagle, Kuya Luis Sinesa, Kuya Mike Sahid, Kuya Brex Curias, Kuya Jeric Sukaldito, Kuya Jonathan Sahona, Kuya Efren Campilan, Kuya Jerry Licarte, Barangay Captain, Kuya Jerry Licarte, Barangay Captain, Kuya Earl Ken Lim. Magandang gabi. Ganon din po sa Villa del Puso. Kay Eddie Manriquez, Alex Vidal, Balin, Tina, Daisy, Ayet, and Tita Tuling. Binabati ko rin si Pastor Hill dyan sa Macau. Kay sa kanyang may bahay na si Ann at sa kanyang baby, si Baby Gillion Evidente. Yung mga sa ating partner din, si Ben Bonito ng Radio Bandera dyan sa Tagum City. Auntie Perla Mambulao ng Crossing Matina, Zaira Abiliana and family. Sa buong persa po ng Batch 87. Okay, sa ating President Jerry Sanoria, Captain Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bakuro, Aloy and Gigi Elises, Gary Sanoria, Realin Manggubat, Revelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia. Kasama na rin dyan sa abroad si Philip Magbanwa at saka si JR Merca. Ang ating frontliner din na si Dennis Casangyao at kanyang may bahay at anak, Febby and Tricia, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Binabati ko si Igso, Norma Kuray, magandang gabi. Kumusta na dyan, So? Ay, si Ronel. Okay. Binabati ko si Roma Rico, Lacerna, Fidel Abarquez Guiñares. O, nandiyan si Fidel. Okay, magandang gabi. Dapat dito mag-online. Pop-up. Okay. Mga kaibigan, online tayo ngayon, live streaming sa ating programa ang GMC Cafe. Kung saan, habang tayo ay nagkakape, makinig tayo sa isang kwento, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Yes. Fidel Abarquez Guiñares, ala sa kabila, good night. Andali naman. Kararating lang, tulog ka agad. Sige, magpahinga ka. Pahinga, Brad, pahinga. Makikita mo naman ito eh. Pwede mo namang i-review. I encourage everyone to please subscribe my channel, GMC Cafe. Okay. GMC Cafe, nandun po lahat ng aking episodes. Dahan-dahan in YouTube. Sa YouTube, meron akong channel, GMC Cafe, kung saan lahat ng mga episodes ko dito sa FB, in-upload ko doon para makita ng ibang hindi nagsasubscribe ng Facebook, walang Facebook account, na gusto lang manood ng video. And please, help me share my link to your friend. Nang sa gayon ay at least, malay natin, kailangan nila ng mga pananaw sa buhay, kailangan nila ng mga clarifications, o kailangan nila na magkaroon ng inspirasyon, kailangan nilang ma-remind, o kailangan nila, at least, please share my channel, GMC Cafe, to your friends at YouTube. Alright. Salamat, salamat, salamat. Aasahan ko yan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, at mga kamag-anak, lahat na, lahat tayo. Please do subscribe my channel, GMC Cafe. Nasa YouTube na tayo ngayon. I've uploaded already 20 episode. Kulang pa tayo ng 20 more. Okay, kasi 40 plus na ang ano natin. Ang ano no? 38, malapit na maging 40. So, mahigit ano na, mahigit kalahati na tayo. Mga kaibigan,
kahapon o kagabi pinag-usapan natin ang romantic relationship at may maraming ang kinilig. Nakaka-relate. Talagang kinikilig kahapon si Ruth. Siguro, gayon ayon ang nangyari sa kanya nung kanyang kabataan. At she also shared to us her daughter's statutes or status ng kanyang anak na college na, pero ayaw pa rin pumasok sa relationship kasi nga raw po masaya raw siya sa ginagawa niya. Marami pa rin po raw siyang gustong gawin. Siguro alam niya na kapag pumasok sa isang relationship ay makukulan or mag-less ang time. Kasi kapag ka may relationship ka, paglalaanan mo talaga ng oras and it will really demand time talaga po. This evening, mga kaibigan, our topic is all about citas e cortejos. Citas e cortejos. Dating and courting. Yes! Assalamualaikum, Kuya Mike Sahid. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Kumusta? Kumusta na ikaw? I really pray, Kuya. I really pray for your good health. Isa kang leader. Isa kang potential. Isa kang asset ng samahang the Fraternal Order of Eagle. Kaya, my prayer is you are always included in my prayer. Magandang gabi sa'yo. Alright. Dating and courting. Citas e cortejos. Dating and courting. Question kaagad. What is the difference between dating and courting? Ano sa tingin nyo ang pagkakaiba? Kahit na Tagalog lang or Bisaya, sige na, okay na. Dating and courting. Dating and courting. Kahit na ano lang, kahit na kaunti-kaunti lang. Sige nga. Okay, eto na. Hihintayin ko yung ano ninyo ha. Please do comment. Dating and courtship are two methods of beginning relationship with the opposite sex. Babae at lalaki. Opposite sex. Umpisa po ng kanilang methods po sa pag-uumpisa ng kanilang relationship. Ugnayan. Wow, Tagalog. Na-hit ko rin ugnayan. While there are non-Christian who date with the intention of having series of intimate physical relationship. Ako, non-Christian or Christian, whatever it is, ipapasok natin dito. Pumapasok sa isang relasyon of having a series of intimate physical relationship. Ano daw yun? Intimate. Medyo malalim-lalim na physical relationship. Nandun na yung yakapan, nandun na yung mga haplos ng pagmamahal, nandun na yung isang napakatagal na halik o tinatawag sa Ingles na deep kiss. For the Christians or for the people in this, wag natin gamitin for the Christians kasi lahat naman Christian, non-Christian or Christian, Catholics, ano pa dyan, Muslim ka man, Baptist ka man, whatever. Walang exemption. For this is not
acceptable and should never be the reason for dating. Oo nga naman. Di ba? Dapat hindi ito ang rason for a dating. Yung magkaroon ng intimate, physical relationship. Many see dating as a little more than friendship and maintain the friendship aspect of their dating until both people are ready to commit to each other as potential marriage partner. Yes. Magandang gabi sa iyo, Evelyn Colarte Ganot. Mads, magandang gabi sa iyo, Mads. Regards mo ako dyan sa buong pamamahay, sa mga members of the family. Kaya, sino kayo anak niya? Sheila May? Magandang gabi. Meron nga talaga. Many are dating as little more than friendship and maintain the friendship aspects of their dating until both people are ready to commit to the to each other as potential marriage partner. Dating. Katulad na, nakikita-kita lang kayo. Tapos, walang intention. Nakikita, tapos, by and by, habang nakikita kayo, habang nagkakausap kayo, habang, hindi yung kayo lang dalawa, ha? Marami, it's a group. Group gathering. Tapos, magsusurface talaga yung tinatawag na parang pinagtagpo kayo. Isa't isa. First and foremost, dating is a time when people find out of his or her potential marriage partner is also marriage partner. Alright. The Bible warns us that believers and not believers should not marry each other. Gawin natin ganito. Not believers or non-believers. Sabihin na natin, magkaiba ng pananaw sa buhay, hindi lang sa religion, magkaiba ang prinsipyo sa buhay. Okay. Magandang gabi, Azel. Opluda Terag. Terab. Magandang gabi. Continue. Na the Bible warns us that hindi maari ipagsama ang believers or non-believers. I'm talking about the Bible. The believers of Jesus Christ and non-believers of Jesus Christ. Huwag nating munang i-categorize. Or sabihin natin, kahit na hindi sa Bible, kahit na wala sa Bible, may mga pamilya na naniniwala na etong pamilya natin ay hindi maaring may isasali sa pamilya, ihahalo sa pamilya na hindi nila katulad. Ano hindi nila katulad? Kung sila ay mayayaman, talagang dapat mayaman din. Okay. Kung sila ay mga politicians, dapat politicians din. Ganun. Kung sila ay mahilig sa ganito, dapat yung pamilya nila mahilig din sa ganito. Para bang organization na they have a common interest on one thing. Okay. Because those living in a light and those who living in the darkness cannot live harmony. Oo nga naman, in 2 Timothy, or in 2 Corinthians 6, verse 14 to 15. Alright, palaliman po natin. Kasi, ang mentality ng iba, makontain yung kayamanan nila. Dapat, mayaman din ang mapangasawa ng anak ko.
para mas lumaki pa, mas lalawak pa ang kayamanan at impluensya ng pamilyang ito. As stated before, during this time, there should be a little or no physical contact, as this is something that should wait until marriage. Oo nga naman. The Bible really giving the caution na kung maaari, during the period of pagkikilanlan ng bawat isa, ay dapat wala mo ng physical contact hanggang sila ay mag-iisang dibdib na. Hanggat hindi pa sila kasal, wala mo ng physical contact. Anong ibig sabihin ng physical contact? Alright, sabihin na natin agad. No sexual activities or no romance. I mean, the physical is, hindi lang sexual eh. May mga tinatawag na romance. Yung bang isang bagay na hahantong talaga doon sa sexual activity. So yun ang mangyari. Kaya nga, the Bible cautions not to do physical contact during the period of knowing each other. Kasi kapag kayan po ang basihan na mahal mo ang isang lalaki o mahal mo ang isang babae dahil may mga ganyang mga cases na dahil hindi nakapagpigil or dahil nag-gave up yung babae, she giving up her physical to the man she loves, ayun na ang nangyari. At hindi pa, wala pang kasiguruhan. Okay, courtship takes the position that the two people have no physical contact at all. Yun. Magandang gabi kay Ken Sibayan. Magandang gabi sa iyo, Ken. Shout out dyan sa inyo, Ken Sibayan. Ang courtship, ito yung pagsusuyuin pa. Sinusuyo pa nung lalaki ang babae. Binibigyan pa ng lalaki ang babae ng motibo. Nagpapahiwatig sa salita, nagpapahiwatig sa kilos, nagpapahiwatig sa galaw, nagpapahiwatig sa mga mata. Ngayon, tinitignan yung mata ng babae. Sana tititig din siya sa akin. Ayun. Nagkatagpo ang kanilang titig, kapwa sila nagtititigan. At tuk, tuk, tuk. May lumulundag-lundag. Kinabahan si babae. Kinabahan din si lalaki. Ano yun? Okay. Ayun na. Nagko-court na yung lalaki. Mabuti siya. Papakita niya yung at least lahat ng kabutihang meron siya. Hindi niya ibibigay ang hindi kabutihan na meron siya. Lahat ng kabutihan ibibigay niya sa babaeng kanyang sinusuyo. Magandang gabi sa iyo, Tipan James. Shout out dyan sa inyo. No touching, no hand holding, no kissing. That's the courtship. Kasi courtship pa ba yun na nakahalik na yung lalaki? Hindi pa courtship yun. Okay. Until marriage. Many in a courtship relationship will not spend any time together unless family members, preferably parents, are present at all times. In addition, courtship couples state up front
that their intentions are to see if the other person is a suitable potential married partner. May mga pamilya na gusto nilang makilala ang lalaki o gusto nilang makilala ang babae. At gusto nilang ang lalaki kung sila man ay magkikita sila sa kanyang anak dito sa bahay. Sige, mag-usap kayo dyan, dito lang kami. We will do the regular routines of the household. Tapos nandun yung binibisita ng lalaki ang babae, nag-uusap sila, dito ganun. Tapos minsan magbabat in ang ama. Saan nga pala natatrabaho papa mo? Okay. O sa babae din, pag dinadala yung babae doon sa bahay ng lalaki, kaya pakilala parents. Ano bang negosyo ng parents mo? Ano bang pinagkakitaan ng parents mo ngayon? Ano bang hilig ng tatay mo? Ano bang hilig ng nanay mo? Yun ang dapat na makilala. Aba mga babae, kung ang lalaki hindi pupunta sa bahay nyo, mag-isip ka na. Pag-isipan mo, ba't ayaw nitong lalaki ito pumunta sa bahay namin at makilala ang parents ko? Yun ang pinaka-essential na makilala. Kasi pakikisamahan ng pamilya yan habang buhay. Kaya dapat din nilang makilala kahit malang 10% ng iyong pagkatao ay mayroon silang background sa'yo, knowledge regarding sa buhay mo. Kasi doon ang time sa courtship, doon ang time na makapag-adjust at matatanggap ka both families. Courtship advocates claim that courtship allow for the two people to truly get to know each other in a more platonic setting without the pressure of physical intimacy or emotions clouding their view. All right. May mga advocates nga talaga na ang isang relationship o ang isang courtship ay pinapahintulutan ang dalawang mag-irog. Ang dalawang mga mag-irog na magkakilanlan more platonically in a platonic setting. Yung bang more than friends, less than lovers. Ganyan ko ipipicture out ang platonic. More than friends, less than lovers. Setting without the pressure of physical intimacy. Yes. Marami. Ako, nung high school ako, marami. May friend ako. Magandang gabi, Richard Lebadisus. Richard, magandang gabi. Shout out, Richard Lebadisus. Ako, may friend ako, during our college life, si Mary Grace Quiñones. Ah, sinabi pa talaga. She's friend. May asawa niya ngayon eh. Magaganda ngayon mga anak nila eh. Ang ganda at gwapo. Akala nung isang teacher namin, kami, ganun. At kilig na kilig. Ang teacher namin ang kilig na kilig kapag makita kaming dalawa. Hindi. Ano lang kami. Kasi ako yung leader, ako yung director, siya yung choreographer. So palagi kami nag-uusap, binibigyan ko siya ng idea ko, binibigay din niya yung idea niya. Dito, ganun. At walang physical intimacy, but palagi kaming nag-uusap, nagkakilanlan talaga kami, ganun. Okay, so therefore there are problems inherent with both styles. Tapos ba? There are problems inherent with both styles. For daters, spending time alone with a member of the opposite sex whom we found attractive can present temptation that can be very hard to resist. Yes. May problema nga talaga. Kapag ka nagsama na itong babae at lalaki, na sila lang dalawa, nandun talaga ang pressure. Bakit? Meron talagang temptation. Papayag ka't sa hindi. Meron talagang temptation. Kaya nga, dinidiscourage
na kung maaari, parents will allow their children yung nasa edad na. Na, alimbawa, pagpalagay natin, sige, 20 years old pataas or 18 years old, kung if you will allow them. Huwag yung hayaan na sila lang. Kung maaari, kasama ang barkada or apat sila, lima sila. May pinsan na kasama, kapatid kasama. Ganon. Compare doon sa sila ng dalawa. Kasi papayag tayo sa hindi kapag ka may pagtingin ang bawat isa. Of course, nagdi-date nga. Pero may mga nagdi-date na yung babae, gusto lang niyang makilala ang lalaki. Now, mahirap talagang tanggihan ang temptation sa mga sandaling yan. Kagabi, sinabi ko lalo na't hindi ka founded spiritually, hindi ka founded practically, na ayaw mo pa talaga sa isang bagay kasi alam mo, pag nangyari yan, patay ka. Malilintikan ka. Sayang ang kinabukasan mo. Yan ang mga reasons ng mga bachelors ngayon eh. Ah, hindi, wag muna. Enjoy lang muna. Kausap lang. Tapos char-char. Chill-chill. The Christians dating couple must have boundaries in the place and be committed to not crossing them. Okay. Not crossing them. The Christian dating couples must have boundaries. Dapat meron tayong ganito, demarcation line. Yes, magandang gabi sa'yo, Rod. Uy, ating bayaning Pilipino, bayani ng Desert Storm. Magandang gabi sa'yo, Bats. Rod, uy. Rodante, uy. Magandang gabi din, kay Jubilo Barbaruna Banyares ng Maparat Compostela. Magandang gabi. Regards sa mga taga Maparat. Okay. Meron pa ba? Ayan, si Evelyn. Ah, hindi. Bigay mo na lang yung papel. Pasensya na ha. Ayan yung pagkatapos ng pandemic. Gaganda itong settings ko. Computer na ang gagamitin ko at meron na talagang mga graphics. Hindi niyo na ako makikita ng ganito kalaki. Makikita niyo ako medyo maliit na lang, tapos pag may mga graphics doon magpa-pop up na. Ganun sana talaga. Kaya lang cellphone lang talaga tayo ngayon. Kaharap ko ngayon ay laptop. Dito ako kung may mga informations na ano. But by the way, go pa rin ang go. Huwag nating na hindi sila magko-cross doon sa demarcation line or sa boundaries nila. Hindi sila magko-cross sa boundaries nila. Isang karangalan para sa akin na in times nung mga kapanahunan ko, hindi naman ako siguro sabihin na natin na easy boy. Kasi, yun nga, sa naikwento ko na sa inyo, na binubuli ako dati na bakla daw ako. Tingnan natin. Bakla ba yun? Ang dami nga. Okay. May mga bagay kasi na alam ko na talagang proud ako sa sarili ko. Sa mga nagdaang mga girlfriend ko. Na as much as possible lang ha. Doon na ako nagwala nung magkaroon na ng problema. Doon na ako nagwala nung magkaroon na ng problema sa family. Yung bang, aba, naisip ko, bakit? Parang, hindi ko ito obligasyon, bakit ako na ang umaako? O hindi ko ito obligasyon, bakit ako na ang gumagawa? Bakit nagiging obligado na ako dito? Kaya sabi ko, hindi. Kung ako naman lang ang gagawa nito, dapat ako mismo na lang ang mag-enjoy. Yun, ginawa ko. Sige. Pero I'm proud to say na nung mag-asawa ako, nung magkaroon ako ng live-in partner and then nagkahiwalay, then ngayon nag-asawa na ako, parang I am proud na hindi ako nila masisisi.
ikaw, pinagsamantalahan mo lang ako. Ikaw, ano ka? Dito, katawan mo lang ang gusto ko. I am proud. Why? Because I know my boundaries and I have a lot of respect sa mga babaeng minahal ko noon. Sa mga babaeng naging karelasyon ko noon. Sa mga babaeng nagiging fling. Yung bang, one ano lang, yung kumbaga tawag dito, nagkakilala kayo, one night ko lang, mga okay, girlfriend, boyfriend na pala yun. Ito ganun. So I'm proud na sa kasagsagan nung ano pa ako, nung hindi ako dumating sa punto na talagang na naguguluhan. Kaya nga sabi ko, importante talaga ang guidance. Kung magulo yung isip mo, importante talaga ang guidance. Biblically, we need a guidance from above. Magandang gabi. Shout out sa mga pamilya ni Jocelyn, Hepgano, Mansing, Hilay. Magandang gabi dyan, Mads. At sa mga kasamahan mo dyan sa pamamahay niyo. At sa kay Eddie na nasa abroad ngayon. Okay. I'm proud. Although, I was noted. Noon na yun nung kasagsagana ng, hindi pwede. Nagwala ako noon. nagwala ako noon. At ayan, labas-pasok. Labas-pasok. Iba ngayon, iba naman bukas. Ganon. Pero let's, parang ano na lang, para bang, sige nga. Pero nakikita ko, wala rin. But, to make the long story short, we need a guidance. We need a spiritual guidance na para makapag-resist tayo sa hindi dapat mangyari. Magandang gabi, Alvin Magwati at ng iyong wife. Magandang gabi. Shout out dyan para sa inyo. If they find this hard to do, they must take step to ensure that Christ will be always be honored. Eto na. Will be honored during their time together and that sin is never given a chance to take hold of their relationship. Dapat sa mag-syota Christ-centered. Ay, ibig ko sabihin, dapat may takot sa Diyos talaga. Na nagde-date man tayo ngayon, i-honor natin ang Panginoon sa pag-date natin ngayon. Honoring God is not to do what is prohibited. Honoring God is controlling, putting up the boundaries na hindi kayo lalagpas sa hindi na karapat-dapat o hindi na dapat mangyari pa. Just as with a courting couple, the parents and of the dating couple should be involved in the relationship. Yes. Dapat maganda ang ganun eh. Na kilalanin yung lalaki. Tawagin mo, may party tayo. Sige, halimbawa yung anak ko lalaki. O halimbawa, yung anak ko lalaki. My girlfriend. Sabihin ko, Iman, may party tayo, nak. Iman kasi yung pangalawa kong anak. Man, may party tayo. Invitein mo si invitein mo siya. Ito, ganun. Invitein mo si, meron ba? Wala akong masabi, wala girlfriend eh. Invitein mo yung girlfriend mo para makilala natin. May gathering ang family. Ganun. Yun ang nakakatulong. Kasi, mafe-feel din ng babae na welcome siya. At least, kung hindi man sila magkatuluyan, mafe-feel ng babae na welcome ako sa family nila, nagiging part ako ng pamilya nila. Ganon. At saka nandun yung respeto. Maganda yun nandun yung respeto. Ang tanong, ikaw ba at ang ex mo ay maganda yung relationship? Tanong or sagot? Sagutin mo nga, Alvin. Si Alvin talaga. Ikaw, Bin, okay ba ang relationship ninyo ng ex-girlfriend mo? O baka kung magkikita kayo, nag-iisnaban kayo? Ang ibig kong i-drive out dito na dapat ma-involve ang parents during the period of relationship. No? Okay. Getting to know their child's companion and being a source of wise and discerning advice and guidance for both of them. Para makakita talaga ang parents kung saan sila pwedeng pumasok. Halimbawa, nag-away o tanungin yung babae, biruin mo, hindi ka pa nila anak, pero kapag may problema kayo, tinatanong ka,
kung anong problema nyo ng anak ko. Kasi ganito po, ganito, ay talagang ganyan yung anak ko na yan. Pagpasensyahan mo na, ganyan, di ba? Pagpasensyahan mo na kasi talagang ganun. Kaya nga gusto ka namin, gusto ko na makilala mo pa talaga siya ng lubusan. Nang sa gayon ay kung kaya mo siya o kung makaya mo yung ugali niya, mahal na mahal mo talaga siya, ay pwede kayong pumasok into a deeper relationship. Parang ganon. Of course, the courtship style present its own set of difficulties. While many courtship advocates see it is the only choice of finding a mate. Yes. Yung iba kasi, yun lang ang alam nila eh, na ganito lang ang paghanap. Eh, pareho kami, merong attraction. Tandaan po natin na physical attraction is only one of the factor in a relationship. Physical. Mental, emotional, marami, social, financial, maraming factors na dapat makilala mo siya. Dapat makilala mo siya. So sa pamamagitan nun, nagkakaroon ka ng chance to know him, to know her more, deeper. Okay. In addition, it can be hard to find a real person behind the public face presented in front of the entire family. Magandang gabi yan na si Tita Perla. Yes, Tita, magandang gabi sa'yo. Miss ka na namin. Magandang gabi. Ulitin ko. In addition, it can be hard to find a real person behind the public face presented in front of the entire family. Yes, totoo yan. Mahirap. Mahirap humarap talaga sa family. Mahirap. Kasi pag nandiyan ka sa harap ng pamilya, para bang limited yung kilos mo. Bakit? Oo nga naman. Eh kapag kaburara ka sa bahay, tapos malalaman yun eh. Kapag ka matagal kang gumising sa bahay, malalaman yan. Kapag ka wala kang ginagawa sa bahay, hindi ka tumutulong sa bahay, malalaman yan. Sa mga conversation, sa mga idea, malalaman yan. Ang style ko noon is ano eh. Several na nagiging ka-relationship ko, ay talaga pumupunta ako sa bahay. Pumupunta ako sa bahay to know the family, to know the brothers and sisters, mga kapatid, to know the parents. And then, ako naman, in the contrary, gusto kong makilala ng parents ko, yung babae. Kasi ito yung dadalhin ko, ito yung magiging kasama ko habang buhay. Para na naman din magkaroon sila ng pagkakataon na makita, makilala both parties. Eh ang nangyari ngayon, nakakatawa. Nung i-present both parties ang kanilang mahal sa buhay o ka-relationship, ay naku, parang korte. Na tak, tak, tak. Verdict ka agad. Verdict ka agad. Kaya nga natatakot yung both parties na. So, sana magkaroon sila ng chance na ma-present sa family. At yung family naman sana, huwag naman kaagad banatan para tayong mga judge na may maso. Na, hindi, kasi ganyan. Okay. So, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maipakilala ng lubusan ang kanilang mga sarili. Okay. No one is the same in a group setting as he or she is one-on-one. If a couple is never alone together, they never have that one-on-one opportunity to relate and get to know one another and emotionally and spiritually intimacy. Yes. May pagkakataon sila dapat din. Sila lang, pero hindi yung nagdi-date sila na sila lang talaga ng dalawa. Sa loob kasi ng pamamahay, huwag naman kung halimbawa ako,
wala kasi akong babaeng anak, no? So hindi ko ma-feel yung bibisitahin ng lalaki yung anak ko, kasi mga lalaki yung mga anak ko. Ano na lang, ilagay ko na lang ang sarili ko na halimbawa magkakaroon na talaga ng girlfriend at dadalhin dito sa bahay. Yung bang panandali ang ano, o sige, magkakilala tayo, sa usap tayo, ito, ganun. Pagkatapos, iwanan na talaga sila para magkausap naman sila ng lubusan. Spiritually, magkakaano sila eh. Para magkaka-blend sila. Ganun. In addition, some courtship situations have led to the borderline arranged marriage. Ang arranged marriage by the parents and have resulted in resentment in one or both of the young people. Ang kawawa dito, yung bang i-a-arrange ka talaga na, sige na, kasi anak ni, ano, anak ni pastor, tapos, pareho kami pastor, parang ganon. Anak ni pastor din, tapos, sige, magandang combination yan. Kasi pareho silang pastor, perfect match yan. Sino bang makapagsabi na perfect match yan? Hindi po assurance yun na kung pastor or imam or lay minister, hindi po assurance yun. Pagbigyan talaga dapat ang dalawa na makakilala, na makilala nila ang isa't isa. Hindi yung i-a-arrange talaga ang marriage, kasi magkikreate ng damage talaga yun. Magkikreate ng damage. Katulad din yun ng binigay kong pinag-usapan natin dito about choosing a career o pagpipili ng kursong kukunin. Dahil teacher ang mother, teacher na rin ang anak. Ganon. Most of the time, ganon ang nangyayari. Pero may mga bata talaga na ayaw nilang gayahin ang parents nila kasi meron silang gusto. So, ganito din na i-a-arrange. O kumare, gito ganun. O, si ano na, tapos gito ganun. O, sige na, ano na kayo? Sila pang magbibigay ng time. Parang pilitin lang dalawa. Sige, mag-date nga kayo doon. Parang ganun. Nagbibigay ng concept na mapatiwakal ang dalawa. Kawawa naman. So, eto siya. May mga nangyayari talagang ganun. It is important to remember that neither during dating or nor courtship is mandated in scripture. In the end, the Christian character and spiritual maturity of the couple is far more important than the exact nature of how and when they spend time together. Scripturally speaking, the result of the process, godly Christian men and the woman marrying and raising families to the glory of God, is far more important than the method they used to achieve that result. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Ganun yun eh. Pagbigyan ng time na yung relationship talagang mapokus into the love of Christ. Na para bang maraming nagkakatuluyan na ganun, no? Maraming nagkakatuluyan na ganun na sa mga born again Christian churches or sa mga Baptist, Evangelical, Foursquare, na yung kanilang musician girlfriend ay ang song leader. Meron mga ganun. At syempre, they are well guided by the word of God. So, yung nasa paligid nila are always able to remind them the importance of relationship with both of them, a Christ-centered relationship. And really, it goes to, it ends up in a good relationship. Nag-aasawa, yung mga anak, nagiging, parang
nagiging functional na rin sa church, ganun. May mga ganun. Finally, care must be taken to avoid the pitfall of believing one's personal preference. Dating or courting is the only way, and looking down upon those who make the opposite choice. As in all things, the unity of the body of Christ should be of utmost importance in our minds. Regardless of person's choice, other makes pertaining to issues on which the Bible is silent. Ang point ang pulot dulo po dating and courting. Ang pulot dulo po na magiging Christ-centered. Yung bang meron talagang hindi tawaging maisingit, kundi meron talagang space doon sa gitna. That is why sinabi kanina that should have a boundary. Yung boundaries kasi na yon, kapag ka human boundaries lang yon, tao lang kasi tayo. We are weak, as our topics sa mga several days, mahina tayo, may kahinaan tayo. Paano tayo maging matibay? Simple lang. Ang Panginoon ang magiging pleasure ng ating pagiging matibay. Yung kanyang, parang, because we are weak, dyan siya mag-glorify. Kasi makikita dyan ang kanyang power, ang kanyang kapangyarihan. That if God is in the middle of the relationship, that relationship will be a good relationship at 101%. Magiging successful, magiging maganda ang takbo, magiging kaaya-aya, magiging tinatawag nila na kapamarisan, magiging model. If that relationship has the middle, the boundary. Who is the boundary? It's Christ, the boundary. Kasi pag si Jesus Christ ang nandyan sa gitna, talagang may respeto ang bawat isa at may mga pangarap sila, bawat isa, at may kasamang pipigil sa kanila sa panahon na sila ay nasa gitna ng temptation. May tutulong sa kanilang kahinaan na magpapatibay sa kanila in times of their trouble if Christ is in the center of the relationship. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, Christ is important in a relationship. Napaka-importante ng Panginoon. Dating and courting, citas e cortejos, dating and courting. Anong pagkakaiba? It's only the methods of process. But, dating and courting, sabihin ko, na mahalaga rin. For them to know each other. For them to grow more, to develop more. But the boundary, or it should be Christ is the center of that dating and courting and that relationship. Maraming salamat sa gabing ito at sana ay nakapagbigay tayo ng mga bagay-bagay o mga pananaw sa buhay na ating magagamit. Hayaan niyo po na ako'y mag-offer ng prayer para sa ating lahat. Father which is in heaven, we thank you, Lord, for the topic tonight. Sana po, Panginoon, that itong topic na ito, dating and courting, ay makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan ngayon na kung papasok sa relationship, ay ikaw talaga dapat ang pumagitna.
ikaw talaga dapat ang pumagitna sa relasyong iyan. Nang sa gayon, lahat po ng hindi karapat-dapat ay hindi mangyayari. At lahat po ng dapat na uusbong ay dapat uusbong. Kasi ikaw ay nasa gitna ng bawat isa. I pray, Father God, for the peace of mind. Yung mga taong gutom, I pray, met their needs, O God. Yung mga taong balisa dahil sa COVID, bigyan niyo po sila ng peace of mind. Yung mga naubusan na po financially, Lord, met the needs of the people. Lord, met their needs, O God. They need you. They need you to be assured that life is important because you died for us. Ikaw, Lord, ay nagpakamatay alang-alang sa aming mga kasalanan. At hindi masasayang ang kamatayang iyan dahil ikaw ay muling nabuhay at dapat yan ay aming makakamtan hanggat nandito pa kami sa lupa. Salamat sa peace of mind, salamat sa magandang relasyon sa pamilya, salamat sa dagdag na biyayang inilaan mo para sa amin. Kalakasan po ng aming katawan, kalakasan po ng aming kalooban, wastong pag-iisip, matalas na pag-iisip. Salamat, Panginoon, at ikaw ay nariyan lang. I pray, Father, for my entire family. Mama Lasyon, Mama Bibi, Pastor Tony and Ate Lina, Ibe and SJ, Christina and Roland, and the whole children, Sheba, down to the younger sister. And thank you, Father, that you're going to bless Luna and Dudong. Ikaw rin ay mag-bless kay Ricky and God. Titing, O God. Bless, Lord, Maria Luz Aladdin, Norma Curay, Kuya Mike Sahid, Evelyn Colarte Ganot, Mads Bilen, Ken Sibayan, Tipan James, Jubilo Barbaruna, Banyares, Rudy Uy, Jocelyn Hepgano Mansing Hilay, and the family, Alvin Magwati, and family, Auntie Perla Mambulao, and whole family. Bless also, Lord, our brothers and sisters in New Creation Church, especially to our Bishop Dundon Aurelio Caminade, Pastora Gingging Caminade, Pastor Jonathan Caminade, Pastor Nico Caminade and family, Dr. Mayin and Engineer Manny Amor and their families, Nesan and Randy Kansana and Yulo and the whole family, Pastor Timmy Caminade and the whole family, Ate Joy Roque and the whole family, Ate Bining and Kuya Titing Lumanog and family, Pastor Elmer and Ruth Lim and family, Pastor Rene and Jenny Yap and family, Val and Nini Alforque, Sweet and Agang and family, Refresca family, Mark and Shine Bakang and family, Neneng and Dominic Felisarta and family, Engineer Boy Sarili and family, Amelie and the whole family and her husband, kay Brother Wilson Teodoro and whole family, Ricky Lara and whole family. Sa mga kumet, kasama pamilya po ni Ate Cometa de los Reyes, Mark, Beron, Nicole, and Aneska, kay Runel and Rose Hilay and family. Thank you, Father, for the love. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Wala na po tayong oras, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martihe Katso, nagsasabing, lahat ng suliranin ay may kalutasan, lahat ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos tayo ay manalangin at manawagan.
siya po ay nariyan lang, handang-handa kanyang tulungan. God bless all, shalom, mabuhay ang bansang Pilipinas.